Theodore Robert Bundy Cowell o mas kilala bilang Ted Bundy, isinilang noong 24 ng Nobyembre taong 1946 sa Burlington, Vermont, Amerika. Ang kanyang mga magulang ay walang kasiguraduhan kung sino, ngunit ayon sa kanyang ina na si Eleanor Louise Cowell, siya ay bunga ng pagbibenta ng laman nito sa isang Air Force veteran na si Jack Worthington. Dahil sa kakulangan ng pera, ay napilitang ipagbili ng kanyang ina ang kanyang katawan sa sundalong Amerikano. Ngunit ito'y mali para kay Ted. Ayon sa kanya, siya ay bunga ng kanyang ina sa kanyang lolo na si Samuel Cowell. Kung kaya, ate ang tawag nito sa kanyang ina at ama naman sa kanyang lolo. Marami ang nagsasabing ang pagiging serial sex killer ni Ted ay bunga sa pagkahumaling ng kanyang lolo sa pornografiya o malalaswang palabas. Yun bagang mga rated SPG na palabas. Hindi lamang pinapakita si Ted ng mga ito, kundi minomolestya o hinahalay pa siya noong kasagsagan ng kanyang kabataan. Ito marahil ay napaka-traumatic sa pagkatao ni Ted Bundy, dahilan para gawin ang isang karumal-dumal at masasabi kong malademonyong pagpatay sa kasaysayan ng Amerika. Sa kabilang banda, nang minsang lumipat ang kanyang ina sa Tacoma, Washington, nakilala ng kanyang ina si Johnny Culpepper Bundy. Dito niya nakuha ang kanyang apelyido at kinalaunay naging niyang adopted father. Masasalamin sa kanyang pagkabata ang bullying o labis na pang-aapi, dahilan siguro sa kanyang pautalotal na pagsasalita at walang eksaktong kinikilalang ama. Taong 1969 na Oktubre, nakilala ni Ted Bundy si Elizabeth Clover o mas kilala bilang Elizabeth Kendall sa Sandpiper Tavern. Niyaya niya itong sumayaw at doon nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Hindi akalain ni Elizabeth na ang kanyang kasintahan na si Ted ang sa likod ng mga karumaldumal na pagpatay ng di mabilang na kababaihan. Hanggang sa makita niya ang primary composite sketch noong 1974 sa isang dyaryo na may nakapangalan na Ted sa larawan. Dito na nagsimulang maghinala si Elizabeth sa kanyang kasintahan. Ang paghihinala ni Elizabeth ay napatunayan ng mga kabi-kabilang pagpatay sa kanilang lugar. Ang unang pagpatay ni Bundy ay naitala noong 4 ng Enero taong 1974 nang pinasok niya ang kwarto ng isang 18 gulang na si Johnny Lenz, kung saan pinukpok niya ito sa ulo habang natutulog gamit ang isang crowbar o kabra. Nang mahimatay ang dalagita ay agad niya itong ginahasa. Kinabukasan ay natagpuan itong naliligo sa sariling dugo. Makaraan ng ilang linggo, natagpuan ang isang katawan ng babae sa Seattle, Washington na walang ulo. Sa pagitan ng mga araw na ito, pumatay pa siya ng 8 babae. Dahil sa magandang pangatawan, itsura at karisma nitong si Ted Bundy, madaling nahulog ang kababaihan sa kanyang patibong. Taong 1974 ng Hulyo, habang nagkakasaya ang mga tao sa Lake Sammamish, ay humihingi ng tulong si Ted kay Janice Ott upang ibaba ang bangka sa kanyang sasakyan. Matapos nito ay hindi na nakita ang babae. 4 ng mismong araw, nakikipagtalo si Denise Nosland sa kanyang boyfriend. Nagpaalam itong gagamit ng palikuran hanggang sa tuluyan nang nagsara ang parke. Ngunit hindi na muling nakita si Denise. 2 buwan ang nakalipas, natagpuan ang mga kalansay ng mga dalaga 2 milya sa silangan ng nasabing lawa. Habang nasa kulungan ng Florida si Ted Bundy, inamin niyang buhay pa si Janice Ott nang kinidnap niya si Denise. Sinabi rin niyang pinakita niya kay Denise kung paano niya patayin si Ott. Narito pa ang mga naging biktima ni Ted Bundy.
Donna Gail Manson. Ayon kay Ted, pinugutan niya ito ng ulo at sinunog ang bungo sa mismong fireplace o chimenea ng kanyang bahay. Susan Runcourt. Natagpuan ang pugot na ulo sa Taylor Mountain. Ito ang sinasabing libingan ng mga bangkay ni Bundy. Roberta Parks. Ang kanyang ulo ay kasabay na natagpuan sa Taylor Mountain habang hinahanap ng mga awtoridad ang bangkay ni Runcourt. Inamin ni Ted na ginahasa niya muna ito bago pinatay. Nancy Wilcox. Nawala pagkatapos bumili sa tindahan. Ayon kay Ted, ginahasa niya muna ito bago sinakal. Dagdag pa niya ay inilibing niya ang bangkay nito sa isang parke. Ngunit nang siyasatin ng awtoridad ay hindi ito natagpuan. Melissa Smith, anak ng isang pulis na namataang nawawala malapit sa Salt Lake City. Matapos gahasain ay agarang pinukpok ito ng bakal. Kalaunay natagpuan ang katawan nito sa bundok. Laura Amy. Matapos mawala sa isang Halloween party, natagpuan ang katawan nito na nagiyelo sa Provo Canyon. Sa kabila ng maraming pagpatay, ay milagrong nakaligtas si Carol Daronch. Ayon kay Daronch, nagpakilala si Ted na isang pulis na nasiraan ang sasakyan. Humingi ito ng tulong na ihatid sa malapit sa police station. Habang nasa loob ng sasakyan ni Ted ay tinangka itong pusasan, ngunit mabilis na nakaiwas ang dalaga at nakaalis. Dahil dito'y lumipat si Ted ng ibang bayan upang hindi masundan ng mga pulis, ngunit dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan ay hinuli ito ng mga rumorondang pulis. Natagpuan sa loob ng kotse nito ang mga kahina-hinalang gamit tulad ng posas, ice pick, kabra, at pansin rin wala ang isang upuan ng kanyang sasakyan. Ito ay tumutugma sa description ni Daronch nang magsumbong ito sa pulisya. Dahil dito'y hinuli si Ted at nahatulan na guilty para sa 15 taong pagkakulong, ngunit para sa kanya'y siya'y inosente. Dahil dito'y nagapila si Ted at itinaas sa Korte Suprema. Habang nasa kulungan si Ted ay nagawa nitong makatakas nang minsang payagan siyang gumamit ng library. Dito'y pinatuloy niya ang malawakang panggagahasa at pagpatay ng ilan pang mga dalaga. Narito pa ang ilan. Debra Kent. Pinatay at tinapon ang bangkay sa kaparehong lugar kung saan nakita ang bangkay ni Wilcox. Karen Campbell. Natagpuan ang kanyang bangkay na puno ng pasa at pugpog at iniwang nakahubad malapit sa isang daan. Julie Cunningham. Pinatay sa sakal at tinapon ang bangkay sa bundok Taylor. Melanie Coley. Matapos mawala habang pauwi sa paaralan, siya ay ginapos at pinukpok ng malaking bato hanggang sa mamatay. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa Coal Creek Canyon. Marami pang mga pinatay ito si Ted Bundy na kung uubusin natin lahat-lahat ay aabot tayo sa humigit-kumulang na 100 kaso. Kasama pa rito ang mga nawawalang babae na hindi alam ni Ted kung saan niya inilibing. Ang sobrang nakakapangilabot pa sa ginagawa ni Ted ay binabalikan niya ang mga patay na katawan ng kanyang mga biktima at muli itong gagahasain. Kahit nabubulok na ang bangkay, ay paulit-ulit niya pa itong ginagalaw. At kung minsan ay itinatago ang mga ulo nito sa kanyang kotse na para bang isang hunter na ginagawang tropeyo ang mga ulo. Masasabi kong sexually addict at tunay na psychopath itong si Ted Bundy. Dahilan na lang upang tawagin siyang extremely wicked, shockingly evil and vile ng isang pelikula. February 9, 1978, natagpuang patay ang 12-year-old na si Kimberly Leach habang pinaghahanap ng mga pulisya
ang pumatay sa dalagita, nahuli si Ted Bundy ng mga pulis dahil sa pagkakarnap ng kotse. Dito ay pinukol ang pagkamatay ni Leach kay Ted dahil sa ebidensyang kagat na marka ng dalagita. Sa pagkakataon na ito, umarap si Ted sa korte at sa unang pagkakataon ay pinayagan ng korteng tumayo bilang abogado ng kanyang sarili. Ang court hearing na ito ay na-televise sa Amerika at dito hinatulan si Ted Bundy ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of two co-eds. Habang naghihintay ng araw ng kanyang pagbitay, ginulat ni Ted ang buong bansa ng pakasalan niya sa loob ng selda si Carol Boone, ang kanyang kaibigan na laging kasama niya sa korte. Dito ay nagkaroon sila ng anak, ngunit kinalaunay nakipag-divorce si Boone nang malaman niyang totoo ang mga ginawa ni Ted. Kinumpisal ni Ted sa mga otoridad ang kanyang mga karumaldumal na ginawa. Gabi bago ang kamatayan ni Ted, nakita itong magdamag na lumuluha at nananalangin. Kinaumagahan, nakita itong namumutla at wala na ang magandang itsura nito. Sa kanyang pagkakaupo sa silya elektrika, kitang-kita ang takot sa mukha nito at sa pagpasok ng 2,000 na boltahe sa kanyang katawan, nakita ng 42 witnesses ang pangungupasay ni Ted kasunod ang pag-usok ng mga braso nito. Ang kamatayan ni Ted Bundy ay tila isang piyesta sa labas ng kulungan. Ang mga tao'y nagsisigawan at tuwang-tuwa sa kamatayan ni Ted Bundy, ang pinaka-notorious killer sa kasaysayan. The hearse carrying Bundy moved from the prison past a group of cheering spectators who had waited for Bundy to die, and some said Bundy should have suffered more than he did. Ted Bundy was executed for the murder of a 12-year-old girl in Florida back in 1970.